Ay, buli, bago po pumasok yung Holy Thursday, yung Monday Thursday, ay gusto kong humabol para po pagkwentuhan itong huling Lenten episode for this year 2024. Yung pong para di makalimot kung saan pinangunahan ni Bossing Vic Soto and with a very, very special performance coming from Tirso Cruz III. Talagang nakakatuwa po yung pong kanyang acting na pinakita. Talagang masterclass eh. Ang galing mag-act. Iba talaga yung Tirso Cruz III eh. Talagang iba yung level ng actingan na dinalay. Of course, si Bossing Vic, alam naman natin what he brings to the table. Pero yung samahan mo ng Tirso Cruz, talagang very special itong episode na ito ng Eat Bulaga. And very sensitive topic, pero napaka-importante because it affects a lot of Filipinos. Ayan. Silent Hill Revelation, lupit ni Atasha, galing smooth ang Tagalog niya. Hello, Sir John Michael Abejero. Hindi nga ako nakapag-live kanina, sorry. Kasi Wednesday, may trabaho pa ako. Late ko napanood actually. Mga alas 5 ko na napanood yung kay Bossing Vic, tapos nag-podcast pa kami ni Hey Darian. So, ngayon lang ako makakapag-live. I just want na makumpleto ko lang na mag-react ako dun sa tatlong video. Hello, Luis Orteza. Kaya pasensya na at hindi ako nakapag-live kanina even though I wanted to. Meron tayong trabaho na ginawa dyan sa Makati. Kaya late na ako nakauwi at late na ako nakapanood and all that. Pero talagang ang ganda din ng kirot sa puso nitong Holy Wednesday special. Pero para sa akin, paborito ko pa rin yung kahapon, yung sa Tuesday, yung Love Thy Neighbor. Pero iba din yung kirot sa puso nitong kay Bossing V. Kayo ba, anong paborito nyo? Comment naman kayo guys, anong paborito nyo dun sa tatlong special? Kasi yung ngayon, talagang ano din eh, grabe din yung kurot sa puso. Of course, ang issue is about dementia. Ang maganda doon sa buong episode, si Atasha, siya yung nagtuturo. Tinuturuan niya itong si Miles na anak ni Tirso Cruz III, pero tinuturuan na din niya tayong mga dabarkads. Yun yung maganda dito kay Atasha. And sa akin, for her first acting role, I think okay naman. Okay naman. Kumbaga, I know she still has a lot to improve. Kailangan pa siya maging mas expressive, mas realistic siguro in how she acts. And kumbaga, kasi medyo social yung pagsasalita niya, and at least sa role, medyo social din yung pinortray niya. Pero I believe she will only get better habang dumadami yung kanyang pag-acting, and mas makukuha niya yung tamang rhythm and yung tamang diskarte sa pag-acting. Hinahanap ka ni BMT, sabi ni Sandy Ternida. Kailan? Kanina? Hindi ako nakapag-live nga kanina. Ayan, sa lahat ng dabarkad. Sa Raquel Vinsky, Sandy Ternida, Silent Hill. Dami niya scene sa Lenten Special, si Atasha. Ayan, magandang gabi, Ana Mordido, Jocelyn Montales, A. Harwan. Ayan, Genesee, sana mag 100K ka na, sobrang sipag mo. Thank you very much po. Jane, ako gusto ko lang din makakuha ng silver button dito sa Models of Manila FM. Pero tingin ko by election next year, kapag sumama na tayo kay Tito Sen pag ikot sa ano, tingin ko aabot tayo 100,000 bago matapos yung election next year. Ako yun lang naman ang gusto ko. Hindi naman ako particular sa dami ng subscribers. Masaya na ako kung ano. Pero gusto ko lang yung button ba, para may kasama na yung button ko doon sa kabilang channel ko. Para meron din akong button dito. So, yun naman ang aking hiling. So, kung di pa kayo nakasubscribe, please subscribe. Ayan. May iba lang, Sir Mark. Nung lumipat pala Itbulaga mula Broadway to APT, nabanggit ni Bossing na problema ang audience capacity. Kaya I think sa Meralco na talaga matutuloy ang bagong studio, sabi ni Sir John Michael. Arvin Valdez, grabe yung mga lente ng Itbulaga. Nakakaiyak at maraming aral. Hello, AR1. Oo nga, grabe yung kirot kanina. Grabe yung kirot na so dito sa episode na to, si Bossing naman yung may masamang ugali. Okay, ang maganda dito sa mga character sa Lenten Special, may masasamang ugali yung mga character na bida, pero kumbaga may rason kung bakit sila naging ganoon eh, 'di ba? Pareho yan eh, yung kay Paolo, yung kay Jose kahapon, yung kay Bossing. Kumbaga, ang punto dyan sa Lenten Special, hindi naman,
tayo nagsisimula na masamang tao eh. Bihira naman yung gano'n na pagpasok mo, masama ka na kagad. Hindi eh. Kadalasan naman, mga mababait na tao yan, na dahil sa trauma ng nangyari sa kanila, ay nagiging pangit yung ugali. Hello, Sir Dave. Kamusta? Hello, Nedjo. Ngayong kanya nabanggit, patapos ng ata ng live niya, lipat ako sa iyo, watching from Hong Kong, sabi ni Sandy Tanita. Thank you very much, Batang Maynila Toits. Yan, shout out sa iyo. Yun nga eh, parang ang ganda nung yung mga tao na kaya siguro ganito yung ugali, meron silang pinagdaanan na hindi maganda, meron silang trauma, meron silang... So nakita natin dito yan, si Bossing Vic, na he loves his brother very much. Mahal na mahal niya itong si Tirso Cruz III. Oh, pero sa sobrang pagmamahal niya, hindi niya matanggap itong si Miles na gustong bumalik sa buhay ng tatay niya. Kasi ang nangyari yata, 10 years na walang contact si Miles kay Tirso, hanggang deteriorate yung si Tirso, nagkaroon ng dementia, wala pa rin si Miles. So after 10 years, ngayon na lang umuwi si Miles, gustong mag-reconnect sa tatay niya. Sabi ni Vic Soto, iniwanan mo ang tatay mo ng 10 years. Tapos ngayon babalik ka. Tapos ngayon gusto mo maging parte. Hindi ka na namin kailangan. Parang ganun yung, kumbaga, ano eh, na ramdam mo yung pain dun kay Bossing Vic. Ay, sira audio ko. Yan, Bruce Willis merong dementia. Oh, and very ano yan, very prevalent yung dementia. And so yan, sa punta tayo, pag-usapan natin yan, ha, yung sa dementia. So, yun yung pinaka main umikot na storya, na yung si Miles gustong bumalik sa buhay ng tatay niya, ayaw ni Vic kasi dahil sa iyo nagkaganyan-ganyan yung tatay mo, nagkaroon ng dementia, tapos ngayon babalik ka. So doon umikot. O tas throughout the whole story, nakita natin yung hardships, yung difficulties ng pag-handle with someone with dementia. 'Di ba? Ang tumatak sa akin scene doon nung 'di ba si Miles, nalaman niya buhay pa pala yung tatay niya. Pinapasok siya ni Atasha sa bahay para alagaan yung tatay niya without the knowledge of Vic. 'Di ba? Tapos iniwanan lang niya saglit itong si Tirso Cruz III. Anong nangyari? 'Di ba yung pansit lublog nasa ano na niya? So it shows yung ano eh, yung difficulties of having someone with dementia. Na iwanan mo lang saglit. Pwedeng ganun na, kalat na ng pagkain, may ano na. So napakahirap. Kaya yung mga guests sa bawal judgmental sa babala, 'di ba? Yun yung hardships na kinakaharap nila. Meron pa doon dalawang magulang niya, parehong may dementia. 'Di ba? So, ang ganda nung kasi it opens up our eyes dito sa realidad na marami talagang kababayan tayo na may ganyang sakit. At na pag tayo ay tumanda, posible ding mangyari sa atin 'yun. Posible din magkaroon tayo ng ganung sakit at ganung challenge, 'di ba? So, maganda ngayon pa lang aware tayo. Aware tayo na dementia is real, it is happening to a lot of fellow Filipinos at napakahirap na kasi ang tawag nila is a slow death. Okay? It's a mabagal na kumbaga parang patay ka na pero buhay ka pa pero mahabang death eh, mahabang kamatayan eh. Kasi parang you lose yourself eh. Nawawala ka sa kung sino ka. Parang si Tirso Cruz, hindi na siya yung Tirso Cruz na nakilala nila nung siya ay teacher pa, 'di ba? So it is very painful. It is very painful. Okay? At yan ang realidad na pinakita ng Itbulaga. I think pagdating sa social awareness at sa lesson, ito yung the best, yung para di makalimot. Kasi talagang may mapupulot ka talagang kaalaman. Hindi lang aral, kung hindi kaalaman tungkol sa sakit na dementia. And of course, nandyan si Isegera. Tuwang-tuwa talaga ako pag nakikita ko si Ay sa Itbulaga. It brings me back to my childhood na gumaganon-ganon si Ice. Kaya masaya din ako na nandyan siya at nagtumulong siya dyan. Nag-direct pa yata siya dyan sa episode na yan. Of course, si Ryan, maganda din yung... Kasi diba yung nag-ayos ng laptop? Akala to eh, nagre-repair siya ng laptop, nag-post siya. Hindi po ako nag-aayos ng laptop talaga. Pero nagulat ako, ang sexy ni Casey, no? Nung pagpasok niya doon, nung tinignan siya ni Bossing Vic no simula, grabe yung katawan ni Casey.
sobrang sexy pala. So nagulat din talaga ako nung nakita ko kanina. So ayun, so ayan. Tignan nyo YouTube dementia. Nice topic, dementia cases. Parang putol-putol po ang audio. Ba't kaya ganun? Ayan, putol-putol pa rin yung audio. Alam nyo ang pagdating sa dementia, alam nyo ang pinapanood ko? Natutuwa ako dito sa TikTok. Sa TikTok, may pinapanood akong matanda sa Amerika. Ayan, ganda po ng babala kanina, daming matututunan. Nakakayak din po kanina, lalo na yung nag-iwan ng video si Tirso. I'm working with people with dementia, si Ma'am Maribel Peñaflor. Oh, yun, so si Ma'am Maribel, nako, ano niya talaga yun? Kumbaga, nakakasalamuha niya talaga on a regular basis yung mga may dementia. Ako may pinapanood ako sa TikTok. Matanda siya from the States. Na he is 90 years old. Tapos, araw-araw, kailangang i-remind sa kanya nung anak niya na kung sino, kung nasaan sila, na wala na siya, wala na, nasaan yung kotse niya, na binenta na niya, nasaan yung asawa niya, hiwalay na sila, nasaan yung kapatid niya, napatay na. So araw-araw ganun. Tapos binibideo nila, nilalagay nila sa TikTok. Tuwang-tuwa ako pinapanood ko yun. Kasi talagang umaga nakikita mo yung mundo ng someone with dementia na it is hard, it is difficult, pero kumbaga at least at least kumbaga it gives your loved ones time pa rin para makasama ka. Kahit pa paano, meron pa rin paraan to show your love. Yun yung maganda dito sa part na to eh, na kahit hindi namumukhaan ni Tirso Cruz III si Miles na anak niya, eh kaya pa rin niyang mag-express ng love kay Miles eh. 'Di ba? Isip niya estudyante. So pagmamahal na lang mula guro sa kanyang estudyante, 'yun yung pinakita niya kay Miles. Which is it's still a form of love, 'di ba? Iba siya dun sa anak na love, pero pagmamahal pa rin, and kahit na may dementia yung tao, pwede pa rin maka-express ng ganung pagmamahal. So 'yun ang magandang lesson diyan sa tungkol sa dementia eh, na meron pa rin eh, na kahit papaano, kasi kung mahal ka sa buhay ng may dementia, yun lang naman ang gusto mo eh, maramdaman yung pagmamahal mula dun sa tao eh. So yun ang na-open dito. And of course, pumunta tayo doon sa main na nangyari, is yung nahanap yung laptop ni Tirso Cruz, kung saan yun yung napanood ni Bossing Vic, yung mensahe ni Tirso sa kanyang sarili nung siya ay na-diagnose ng doktor na siya ay may dementia. Gumawa na siya ng video, hinanda na niya yung kanyang sarili para mag-iwan siya ng mensahe sa kanyang mga mahal sa buhay. Para kay Dindo, sa kay Bossing Vic, sa kanyang kapatid, para sa kanyang anak na si Alexis. So, tas meron pa siyang quote coming from Mother Teresa na hindi natin makukuha lahat ng gusto natin sa buhay, pero we just need to appreciate what we have at the moment. Yung mahal natin sa buhay na kasama pa natin, i-appreciate natin habang nandyan pa. So I think yun ang mensahe dito. Hindi mo makukuha lahat ng pangarap mo. Hindi mo na mababago yung mga failures na nagawa mo in your past. Pero habang nabubuhay, help as much as you can. Show gratitude. Show appreciation. Mahalin natin ang mga tao na malapit sa atin. Na mahalin natin ang mga taong mga mahal natin sa buhay. Yun ang mensahe doon sa quote ni Mother Teresa na talagang tinamaan si Bossing Vic mula doon sa laptop nitong si Tirso Cruz. O tapos nalaman din natin yung backstory ni Bossing Vic. Password Alexis 1010. Sa password ni Bossing sa buhay ni Bossing Vic doon, na siya pala ay iniwan ng kanyang asawa, pinagpalit sa ibang lalaki dahil sa abroad. So doon pala yung hugot kung bakit ganoon na lang si Bossing Vic, na parang okay lang siya mag-isa, kaya suplado, kaya parang sumuko na sa pag-ibig, sumuko na sa, dahil siya ay nasaktan at takot ng magmahal dahil sa kanyang asawa na iniwan na siya. So yun pala yung nangyari, and
throughout all those time, eh, kumbaga iniisip siya ng kanyang kapatid na si Tirso na sana ay makamove on na at sana ay i-appreciate kung ano yung meron siya. So, yun ang maganda. Tapos yung kay Alexis, ang ganda din ng sinabi niya, yung kay Miles, na sinabi niya na hindi ko masisisi si Miles na ganyan yung nangyari. Kaya siya sumama sa nanay niya sa Amerika para punan yung mga pagkukulang ko sa nanay niya. So, ang ganda. So, parang na-realize ni Bossing Vic na kung itong ang si Tirso ay walang galit sa kanyang anak na maaring tingin nila ay iniwan siya at hindi siya kinausap for 10 years, eh ako pa kaya? Diba? Kung si Tirso nga nagawang magpatawad, nagawang intindihin, diba? At bakit ko ipagdadamot sa kanilang mag-ama yung chance na magkasama sila habang si Tirso ay may natitira pang cognitive functions. Diba? Bago siya kasi pwede pang mag-decline yan eh. Pwedeng totally talagang blanco na eh. So, ang isa pang ano dyan, diba pinakita na si Bossing Vic, parang medyo na nung dulo, siya ay nagre-record na din ng mga moments para maalala niya kung sakaling siya naman yung tamaan ng dementia para hindi makalimot. And of course, yung mga memories na yon, yung video na ngayon, will last forever with our loved ones. So, yun naman yung buong punto doon. Kaya, ang ganda din actually. Talk about it now, ang pulido din yung pagkagawa ng story. Mas gusto ko pa rin yung kahapon, yung kala Tito Sen. Pero, ito ay, bukod sa lesson na mapupulot mo, ay yung, kumbaga, learnings about dementia and yung mga tao around, yung how it affects the people around them, napaka-importante nung lesson. So, yun lang naman. Basta tayo ng comments. Ayan. Sa Good Friday nyo na mapapanood yung Lenten de Sarapen special namin ni Paulo Contis na mahaba pa ang laban sa GMA o sa All TV, sabi ni Best Feels. Ito mga sensitive na kwento sa isang segment ang wala sa It's Showtime kasi puro bardagulan at palaging nakikiuso sa trending ang gusto nila, sabi ni Camilo Sofia Makalintal. Yeah, Chrislyn Laroa, parang katulad ng movie na 50 First Date and The Notebook, yung Lenten episode ng Iqbal. I love yung 50 First Date. Yung Notebook hindi ko napanood. Pero yung 50 First Date sila Adam Sandler, yun naman parati siya nakakalimot every night. Pagkat yung the whole day nakakalimutan niya parati. Maribel Peñaflor, patience po talaga Sir Mark, pero napakasarap po sa feeling makatulong kahit di mo sila family, sabi ni Maribel Peñaflor. And the thing is, ang masakit dyan guys, walang gamot eh. Kapag ganun na forever eh. Kumbaga hihintayin mo na lang na pumanaw yung tao. Wala na eh. And parang hindi na sila yun. Hindi ka na kilala, hindi ka na, wala na eh. So napakahirap. Tapos yung part na nakataka si Tirso Cruz, di ba? Very emotional din, hinanap siya ni Bossing. And parang siguro doon hinahanap niya si Alexis. Doon na-realize din ni Bossing na teka, ba't ko ipagdadamot yung anak niya dito? Congrats Team Bossing Vic Soto. Ang ganda ng di makalimot. Nakakaiyak, ang dami kong luhang tumulo. Ang ganda ng istorya, galing-galing nilang lahat, sabi ni Arsenia Dula. Congrats Bossing Vic, galing na actor. Talaga ba Best Feels? Akala ko, ayan. Good evening from Zamboanga City. Bakit kaya choppy audio ko? Baka natatakpan ng ano. Choppy pa rin ba yung audio ko? Trending si Maine at yung Lenten nila kahapon. Ang ganda din talaga nung kahapon eh. Ako mas na-enjoy ko yung kahapon. Pero yung ngayon, mas ma-drama, mas ma-ano eh. Kasi ang hirap talagang panoorin yung ano. Gusto ko rin yung kalatita Sen, napahugulgul ako sa iyak ni Maine, sabi ni Maribel Peñaflor. Rodelio Manguba, good AM from Winnipeg. Yeah. So, yun lang naman yung ano natin. Yun lang naman yung aking review dyan. So, sa akin, success o itong Lenten special ng Ik Bulaga.
And thank you sa TV5 dahil they allowed na ganito yung mangyari ulit. They allowed na bumalik yung Lenten special ng Ikbulaga. At dahil marami itong nabe-bless. It is that time of the year where we should reflect sa ating spirituality, sa ating pamilya, sa ating pagmamahal sa isa't isa. Sino sa mga singing queens tingin mo may potential sa acting? Good question. Si Eunice ang parang mayroong, kasi limited lang yung roles nung iba eh. Yung kahapon na singing queens, parang hindi nga masyado eh. Wala nga masyado. Yung isa, kanina, si pangalan ng isang singing queen, umiyak sa umpisa. Hindi masyado eh. I think kay Eunice yung mas may mahabang role na pwede mong makita for acting. So, sa akin yun siguro. Si Eunice nga. Si Anne yung kanina pala. Oh. Yun. So, sa akin, nakakatuwa talaga. Nakakatuwa talaga. Paborito ko yung kahapon. Tapos yung ngayon, yung ngayon naman, yung sa lessons. Mas pinaka-okay yung mga lessons nung ngayon. For me, the best actors are Jose and Paolo, and best actress are Miles and Maine. Best episode, Love Thy Neighbor. Five thumbs up, Lenten special ng Eat Bulaga. Dami ding sponsor. Opo, maraming salamat sa mga sponsor. Diba? Yung sa Pag-ibig Fund na nakasama natin ngayong Lenten, Lenten Special, at yung, of course, PLDT, yung Move It, yung mga iba pang mga sponsor na nakasama po natin. Maraming salamat po. Ayan. Almost 50 episodes na Eat Bulaga, Holy Week Special, since 1981. Malaki kita siguro ng Lenten Special, sabi ni Jasper Guevara. Hindi po kayo, I thought Miles did great. Pero kasi matrabaho din kasi yung maggawa ng isang ano, isang ser, isang episode. Kaya ano din eh, kaya Maria Valentina, good evening from Zamboanga. Eddie Bucayo, I thought Miles did great. So, it's nice to see na ano na nagiging successful itong sa Lenten Special, and of course, ang balik is next week na, April na. Yung for the new episode. So, abangan po natin. More guest actors and actresses, sabi ni Eddie Bucayo. Good job ang Eat Bulaga team abroad from Italy. Anong sinabi ni ano kanina ni Batang Maynila to? It's... Ayun. Nag-ano din pala siya nung ano. Politika din pala. Nag-aaway pa din sila ni Jay Guevara. Eh, sana magkapatawaran na sila. Ewan ko, maayos pa yung mga yan. Pero anyway, sana. Yeah, yung taping ba nila one day lang, kaya lahat yon? Hindi po. Usually, 2 to 3 days eh. Hindi kaya ng isang taping lang yan eh. Kaya, yung mga off days nila, kaya minsan umaabot pa ng Wednesday eh. Wala yung iba sa live, 'di ba? Kasi mahaba din siyang gawin eh. Ayan, Eddie Bucayo, sumama na si Jay kay Banat Bay kasi sa akin wala naman kasi masama. Kahit nandiyan siya, kahit nandito kami, kahit nando, kahit meron kaming kasama kay Lenny, sa akin hindi na, wag na sanang nag-aaway-away yung isa't isa, 'di ba? Kasi pero ang hirap ng pigilan niya, nandiyan na yan. Malabo na Sir Mark kasi may issue talaga. Sa akin, hindi, kaya ayokong pinipersonal yung politika kasi parang, for example, mapapakamatay ka para kay Duterte, para kay Marcos, para kay Robredo. Hindi naman tayo kilala ng mga yan. Diba? At the end of the day. Kaya nga yan ang lesson itong Holy Week Lenten Special eh. Na mahalin mo yung kapwa mo. Matuto tayo makipag kapwa. Makipag, ang tawag dito? Mahalin yung ating kapwa. Kapwang tao, makipagkapwang tao tayo sa isa't isa. At diba, at the end of the day, tayo magkakaibigan kami, dapat yun ang pagmamahal yung pairalin. At huwag nang ihalo yung mga kaso. Yung nga, medyo masakit na yung salita ng bawat isa. Diba? Kaya medyo mahihirapan na talagang ayusin, unfortunately. Ayoko na makigulo dyan sa... Pinag-ipagdadasal ko na lang sila. Yan. Rico Clau yan. Stop politics, Tito Sen. Naku eh...
Iyon nga, si Tito Sen mukhang tatakbo talaga. Sana magbalik na talaga yung babala. Kudos sa Dabarcads. Ang galing mag-interview on the spot without script. Kulang lang talaga sa oras sa dami ng sponsors. Hello, Hanaka. Nagpersonalan na kasi. Ayun nga, kaya ayoko nagpe-personalan talaga. JN, nag-post kanina ang News 5 tungkol sa pagbabalik ni Kuya Will sa TV5. Pero binulan nila kaagad pagkatapos. Talaga, JN? Ano kaya ibig sabihin nun? Binura kaagad pagkatapos. Hmm. Sana matuloy yung kay Kuya Will. Siyempre gusto ko kasi ikakalakas ng TV5 yan eh. Siyempre gusto ko yun. Yung, may bago na naman tayong kapatid uli. Oh, very observant, JN. Abuti nakita mo yan. Oh, so yun lang naman din yung sa akin na ano, yun din naman yung sa atin. Showtime sa GMA April 6. Oh, ngayon pa lang abangan natin next week yung tapatan na Eat Bulaga at it's showtime sa April 6. Oh, very excited. Ano kaya ang pakulo ng ating Dabarcads katapat nitong sa Showtime? Tentative pa siguro yung kay Kuya Will. Maris Gase, sobrang bait mo kaya nag-unsubscribe daw siya kay Batang Manila Toys kasi puro away. Huwag mo namang ano, huwag mo namang mag-unsubscribe. Pwede namang ano na lang eh. Yung parang i-hide na lang yung video kung ayaw mo. Kasi malalaman naman ni YouTube yun eh. Kapag araw ayaw mo ng tungkol kay Jay Guevara, hindi na ipapakita sa'yo. Ayan. April 6, may pasabog yan. Hi Mark from Joel and Red from Vancouver, Canada. Tama yung approach mo. I commend you on being decent being, sabi ni Diputado. Eh sa akin lang kasi ano, ayoko talaga sa mga away-away. Kasi kung mababaw lang na dahilan, kung dahil lang sa politika, dahil lang sa hindi tama yung ano, hindi maganda na lumalaki yung away. Pero syempre iniintindi ko bawat isa, kung ano man yan, kung ha? Sa politika kasi sanay na din ako eh. Sanay na din ako ng binabash, ng inaano. Isabi ko nga sa kanila, hindi ako pumasok sa pagbablog para makipag-away. Ayoko ding may kaaway ako, sa totoo lang. Mas mabuti ko pang lunukin ko na yung pride ko. Hindi ako ma-pride siguro na tao. Siguro yun ang marami akong mga negative na flaws. Pero kung meron akong magandang ugali na nabiyaya coming from God, from the Lord, hindi niya ako binigyan ng maraming masyadong pride. Okay? Talagang hindi ako ma-pride na tao. Mas gusto ko pa yung tahimik, mas gusto ko pa yung... Kasi minsan, yung pride, yan yung nakakagulo sa pamilya, yan yung nakakagulo sa relasyon, nakakagulo sa pagkakaibigan. Sa akin, kung wala ka namang masamang intensyon sa akin, kung hindi mo naman sinasadya yung ginagawa mo, mas ano... Siguro yun nga. Minsan, nakakasama din pag wala ka masyadong pride. Diba kasi dapat meron ka din namang konting pride para sa sarili mo, pero ganun talaga, yun talaga ang ano. So yun naman yung sa akin, yun ang karakteristiko siguro na ano, na nagre-reflect sa aking pagbablog. Hindi ako ma-pride na tao. Okay. O, ganun lang talaga. Masyado maiksi yung buhay. Kapag masyado ka na sigurong personal, ibang usapan na yon, 'di ba? Kung talagang sinasadya mo na nasirain mo yung buhay ko, o guluhin mo yung pamilya ko o yung mga mahal ko sa buhay, ibang usapan yon. Pero kung mababaw lang naman, kung may nasabi ka lang na masakit, may nasabi ka lang na mas madali akong magpatawad. So, yun lang siguro yun. Shout out Tol Javi Manuel. Mga bashers sa live kanina na nahimik bigla na nag-start na yung Lenten special, mukhang umiyak din sila. Kasi talaga namang may kirot sa puso yung Lenten eh. Go Tito Vic and Joey and Willie Revillame. Words can kill you, pride will, sabi ni Eddie Bukayo. And yung pride, and actually yun yung lesson sa Lenten special actually. Yun ang lesson. Si Bossing Vic masyadong ma-pride. Si Mayor Jose masyadong ma-pride. Si Paolo Ballesteros masyadong ma-pride. Diba pride ang pinapairal? Hindi ko kailangan ng ibang tao. Hindi ko kailangan ng ano, 'di ba? Mga ano lang kayo sa buhay ko. Pero nung nag-start na ibaba nila yung kanilang pride, nung start na ibaba nila yung kanilang sarili at i-open up yung kanilang sarili sa kapwa, doon na nakita yung pagbabago, 'di ba? Galingan ako, inay-connect ako pa. 'Di ba si Bossing Vic din eh? Kumbaga pride 'yun eh. Na iniwan mo kami tapos babalik ka. 'Di ba? Huwag ka nang bumalik, hindi ka namin kailangan.
Diba, pride niya yun eh, na hindi niya matanggap na parang yung ginawa sa kanya ng asawa niya, ganun din ginawa ni Miles sa tatay niya na nang iwan. Diba? So, in the end, yung pride can harm us and can hinder us from having good relationships with the people we love. So, yun ang lesson ng sa Eight Bulaga. So, yun naman. Mahirap kausapin si Sir Mark. I think this is about sa pinanggalingan nilang production, ma-pride. Ayun nga. Lesson din yun sa kabila na masyadong ma-pride. They have to learn the hard way. Yun ang ganda. Na-connect mo din sa tape. Ang galing. Ayoko nga pag-usapan yung tape. Pero dahil sinabi mo na, yun din siguro. Yun din siguro sa tape. Baka masyadong ma-pride. Masyado silang proud. Diba? Masyado silang, diba, na iniisip nila, kaya natin kahit wala yung TVJ, ganyan-ganyan. Tayo ang may rason dito, tayo ang may-ari dito, tayo ang producer dito. Siguro masyadong pride eh. Kasi in the end, yun naman ang pinaglalabanan eh, pride eh. Diba? They had to learn the hard way na hindi pwedeng pairalin yung masyadong pride. At yun na nga yung nangyari. So, yun na. Very good, na-connect na mo pa. Yun kay Mayor, may eksenang pakurot din sa linya niya. Walang kontratang pinirmahan ng usapan yun ng nanay ko. Verbal lang, may laman yun. Ay, oo nga, no? Hindi ko naisip yun. Ang galing, nakonekta mo din yan, ha? Ang galing ni Sai Armas, ha? Na verbal lang, walang... Oo nga, no? Parang may konting patama din yan, no? Ewan ko lang kung baka naman di sinasadya, pero... Ayan. Singing Queen Ann Marcado, acting best actress sa mga singing queens. Yung umiyak nung unang part. Oh, pero at least nga, mahirap umiyak. So, in fairness, good job to her din kasi umiyak siya. Pero maiksi kasi, nabitin ako sa part niya eh. Kaya, hindi masyadong ano eh. Hello, Florian Domingo from Norway. Nits Andrea, watching from California. Yes, ganda ng Lenten presentation ng Eight Bulaga. May life lesson at nangyayari talaga sa totoong buhay. Blessed Holy Week, mga Dabarkads. Ang punto, guys, alam nyo, maiksi ang buhay. Huwag nating punuin ng galit. Huwag nating punuin ng sama ng loob. Huwag nating punuin ng hinanakit. We should appreciate yung ating existence. We should mahalin natin yung mga kapwa natin, yung pamilya natin habang nandyan sila kasi hindi natin masabi talaga. So yun ang pinaka-lesson dyan. Yeah. Pero TVJ kasi humble sila, hindi sila nag-celebrate ng gusto nung manalo sila. Tama, Sir Eddie Bukayo. O, tama naman yan. Ayan. Thank you, Florian. Na-miss daw yung live ko. Christian Ripalda, napanood ko po ata sa Dementia episode kanina sa TV5. Nakakaiyak po, heavy drama itong si Bossing Vic. Heavy drama po talaga. Talagang mabigat yung drama kanina doon sa episode ng Dementia. Bakit left side ka? Nasanay ako kasi pag nagma-vlog ako, dito merong picture eh. Kaya hindi ako sanay na nasa gitna. Nasanay na lang ako na nasa kaliwa. Para pag nagpakita ako ng ano, diyan no, nasanay na lang. O nga, good point ha. Ba't ako nasa left side? 2 days niya pinaghandaan yung iyak na yun. Yan. Dave Eugenio, watching from Las Vegas. Rakiti, yeah, happy lang. Yun. It doesn't mean na di ba, na hindi natin kailangan. Kumbaga, merong consequences sa mga action natin. Ibig sabihin na hindi tayo pwedeng, kumbaga, we need to be fair, we need to be just, pero at the end of the day, di ba, tingnan din natin yung ano, tingnan din natin na tama ba na daladala ko yung galit na to. Enjoy vacation, Holy Week on Thursday to Sunday on province. So, ingat po, ngayong araw, sobrang traffic sa NLEX, SLEX. Ang daming umuuwi. Ako, dito lang ako. Tinatry ko lang na mag-fasting. Gutom na nga ako, guys. Lunch lang ako kumain kanina. Nagpinakbit ulit ako kanina. Ngayon, nagugutom ako. Gusto ko magpag-grab. Kasi bukas, baka sarado na yung mga restaurant eh. Pero, fasting muna tayo. Pare, it's good for the health din kasi yung fasting, tapos nakakapag-contemplate, nakakapag-ano. So, yun ang aking ginagawa for Holy Week para try ko din mas maging healthy kasi next week baka tuloy-tuloy na yung trabaho. So, ngayon ako mas kaya na mag-fasting at mag-lose ng konting weight para i-maintain na lang natin next week. So, sana maging makayanan ko kasi
alas 12 na nagugutom talaga ako. Gusto ko nang kumain. Pero bukas na tayo kumain pagkagising. Mark Gatmaitan, yes, we should love thy neighbor. Alona Alejandro, shout out from Winnipeg, Canada. Yun, shout out sa'yo. Alona Alejandro, maganda lahat ng episode nila. Magaling yung lineup nila, bossing kanina, best group para sa akin. Ayun, best group naman ni Eddie Bucayo. O kayo, anong favorite nyo dun sa tatlo na episode? Tingnan ko lang, walang ano to ha, huwag nyo ano, basta gusto ko kayo mismo personally iba. Wala naman tamang sagot dyan. Talagang ano yung pinakatumatak sa inyo, anong paborito nyo doon sa tatlong episode ng Lenten Special. Tapos si Alexis niyaka pa itong si Tirso Cruz III. Oo, may emotional talaga. Pwede siya magka-acting award, sabi ni Nathaniel Antonio, kung entry lang sa MMFF. Yan. Kailan kaya awarding ng Lenten Special? Maria Valentina, visit Zamboanga someday. Matagal na ako din nakapunta na Zamboanga, siguro mga 15 years na. Yes, dadalawin ko dyan si vlogcaster Arman Dean sa kanyang napakagandang building. Diba? Pupunta ako sa Zamboanga City. Sana sa election, pumunta tayo ng Zamboanga. Si Atasha, ito yung nag-aalaga sa matatanda na alam na natin po. Ayan. Pati Gcash na traffic kanina. Yun lang. Ayan. Luis Ortesa, ingat sa traffic. Ano kaya palabas, Tom, sa time slot? Ano nga ba palabas bukas? Hindi ko alam eh. Baka mga replay lang o kaya mga ano lang, mga movie siguro. O Nathaniel, pwede daw pang awards yung kay Bossing. Intermittent fasting, sir, pwede naman. O yun nga eh, kaso mamaya pa ako pwede. Nagugutom na ako. Pero okay lang yan kasi para sa health ko naman. Kailangan tiisin lang talaga ngayon. Kailan balik ng Eat Bulaga? Sa Lunes na po. So hindi ko sure, baka live sila sa Lunes. Pero wala si Jose Atwali, nasa Canada. So ingat kayo dyan sa mga Dabar Guides natin sa Canada na manonood ng Jose Atwali. Shout out sa inyo dyan. Please enjoy kayo na kasama nyo dyan sila Mayor Jose Atwali. Live ang showtime sa April 1. O, baka live din yung ano. Si Red Titan, Holy Wednesday ang paborito. Pakbet, ingit ako lagi kung kain ka ng pinakbet. Sabi, kanina nagpinakbet ako ulit. Ang sarap. Kunin ko ng picture. Teka. O, yan o. O. May kasama ako. Yung kasama ko yung kumain ng lechong kawali. Pero humingi din ako ng konting lechong kawali. Pero ito yung pakbet na kinain ko kanina. Sarap, pakbet. So, sinusubukan ko magpaka-healthy. Natatakot kasi ako eh. Baka yung pagtanda, yung mga sakit lalabas, maganda na yung kabahan tayo ngayon. Tsaka, siguro guys, ang lesson din dito ha, para sa ating lahat ha, is magpa-general check-up. Alagaan natin yung kalusugan natin. Kasi, para mapigilan natin yung mga sakit sa puso, yung mga lahat ng mga sakit na yon. Kahit yung mga dementia, merong mga paraan para bumagal yung dating ng dementia. Meron ka mga pwedeng kainin eh. So kailangan maging conscious na tayo sa ating kalusugan. Lalo na kung ikaw ay edad 30 na pataas. 'Di ba? Dapat conscious tayo palagi. Kaya ako overweight pa ako, so gusto kong maging normal weight na. Tapos i-maintain ko na lang. Kaya ko na yung intermittent fasting eh. Kaya siguro maging conscious tayo sa health natin. Kasi nakita natin na kahit ito sen, inatake sa puso doon sa episode. Diba? Kasi baka kain ng pares. Hindi nagpapa-check up. Inatake tuloy sa puso. Eh dapat nagpapa-check up. Para makita kung mataas ba yung cholesterol, mataas yung ano. O yun ang isang lesson din dyan. Kailangan nagpapa-check up tayo ng regular. Para malaman natin kung meron tayong mga dapat baguhin sa ating lifestyle at maging healthy yung ating lifestyle. Coincidence na Easter? Ay, oo! Sa Sunday, nandyan ako PBA. Manunod tayo, Manila Clasico. Magnolia at Hinebra. Hindi pa ako nakakapunod ng PBA ulit this conference eh. Manood tayo sa Sunday. Excited ako dyan. Okay, lahat gusto ko kasi iba-iba naman ang atake nila. Bawat isa magaling naman. So, si Ma'am Jomaline, lahat gusto.
Saka lahat may mapupulot na aral. Ako yung ginakanood yung lente special, bawal sentimental, 64 na ako, 86 kilos, di kakayanin ng heart ko. Ayun, sabi ni Maria Valentina. Kanya-kanya lang, ano, dapat gulay for long life. Ayun. So, dapat healthy tayo parate sa ating mga kinakain. Tama yung sinabi ng neurologist, kailangan yung healthy lifestyle. O yun, healthy life. Tingnan nga natin how to prevent dementia. Alam nyo guys, ha, meron akong nabasa. Sa Amerika kasi, merong way, merong sa Amerika, normal na yung gene profiling. Yung genes mo, i-check nila, i-analyze nila anong mga sakit yung posibleng malaking chance mong makuha. At merong mga Amerikano, makikita nila, malaki chance mo magka-dementia. Dahil ito yung genes mo. Dahil makikita nila yan eh. Kasi genetics yan eh. So, merong way para, how can you reduce your risk of Alzheimer's? Prevent high blood pressure. So, bawal ang high blood. Manage blood sugar. Sugar talaga, masama talaga yan. Maintain a healthy weight. Naku, patay ako dyan. So, kailangan, alam nyo na guys. Be physically active. Yun, yan ang ginagawa ko. Kaya, like this week, wala akong kotse. Para lakad lang ako ng lakad. Kung may kotse ako, hindi ako mag-exercise. Kotse lang ako ng kotse. Ngayon, naglalakad ako, nagko-commute ako. Quit smoking. Yun, never ako nag-smoking. Avoid excessive drinking. Hindi din ako mahilig uminom. Wala akong anong ganyan. Ang bisyo ko lamang ay secret. Charot, joke lang. Tahanan na, pasara na. Ano po naging balita sa tahanang pinakamasaya? Wala na talaga, tapos na. Prevent and correct hearing loss. So ay, hearing loss pala, importante sa ano. Get enough sleep. Tulog. So, yung palang tulog. Pag pala kulang ka sa tulog, pag masyado kang stress, baka makaano sa Alzheimer's yun. O, Monday, Thursday na ngayon. O, meron akong parating joke, guys. Ito, papakita ko sa inyo. Ito, meron akong ano. Meron akong parating joke. Ito. Uy! Thursday na pala. Akala ko Monday pa lang. Corny ng joke ko, guys. O, di ba? Thursday na pala. Akala ko Monday pa lang. Yun. Kasi Monday, Monday, Thursday. Ang hirap pronounce. Diba? Akala ko Thursday na pala. Akala ko Monday pa lang eh. Hindi pala Monday, Thursday na pala. Monday, Thursday pala. Sabi nga nila, masarap ang bawal, lalo na pagdating sa pagkain. Kaya dapat talaga tutok tayo sa health natin, lalo na di tayo bumabata. Totoo yan, dapat conscious tayo. Kaya masaya ako na nag-i-enjoy akong kainin yung pinakbet. Yun lang ang meal ko today, pinakbet lang. Pinakbet lang yung aking only meal of the day. Kasi alam ko na it is good for my body. Dapat din siguro yung mga salad, dalasan ko. I have chronic thyroid like Miles. Ano pong epekto sa inyo nun? Parang gaining weight, ganun po ba yun? Noel Kenneth Lago, shout out from Canada. Oy, si Eddie Bukayo, benta sa kanya yung joke ko. Di ba? Akala mo, yung pala Thursday na, akala natin, Monday pa lang. Pwede, sabihin ako sa 8 mo lang, gusto maging comedian, no? Gusto maging comedian. Pero anyway, yan ang aking joke every year, tuwing Monday Thursday. At yung pamilya ko nasa Bulacan, parang gusto kong umuwi. Try kong umuwi this weekend. Yeah, Noel Lago, ano pa? Ano na, Paulo Contis, tapos na ang laban. May news si Paulo, ha? Nakita nyo yun? Siner ko eh. Nasaan ba yung kay Paulo Contis? Wala yung siya. Ito, Paulo Contis, happy for its showtime. Open to guests sa new GMA Noontime Show.
Si Paolo Contis ay open na mag-guest sa It's Showtime. Parang makulit lang, di ba? Pag mag-guest si Paolo doon, kailang mamabais. Ang dami nilang jokes na mahihirit kay Paolo. Nako, para na-imagine ko lang. So, yun lang. Nasa balita lang siyang ganyan. Binabash na naman siya. Tawa. Basahin natin yung mga comments. Wag na. Maundi Thursday na pala. Wag na, wag na. Pakabait na tayo. Nasa na dito yung nasasabi na babalik na daw ang TP. Si Aning na Nanay Jose yung nasa picture na tinitingnan niyo. Ah, talaga? Nanay niya talaga? Nanay niya talaga yon? Josel Castro, watching from Bustos, Bulacan. Watching from Bustos, Bulacan, Josel Castro. Kawawa yun kay Vice, o, diba? Huwag na natin ano, ano naman, Holy Week ngayon, pakabay tayo. Next week na lang, ang tanong, anong gagawin ko sa April 1? Yun ang tanong, anong gagawin ko sa April 1? Watching from Marilao, Bulacan. Watching from Bustos, Bulacan. JN, Katrina Love, shout out. Watching from New York City. Nagbabasag at parang grounded. At hanggang ngayon, grounded pa rin yung sounds. Bakit kaya? Ay, secret na muna. Ayan, bagong episode kaya yung babala. O bago, ginawa yun for Holy Week. O, so guys, yun na muna tayo sa ngayon. Thank you very much for joining us. Bukas magla-live pa rin ako, pero isip ko anong gagawin topic para medyo maiba naman tayo bukas. Sa Friday, diet pa rin ako. Try ko magbisita iglesia sa malapit dito. Dalaw tayo kung saan malapit simbahan dito. Tapos yun lang. Thank you very much guys for joining us. And hopefully na-bless tayong lahat doon sa Lenten special ng Ikblaga. Thank you very much po for sana ma yung mga lessons, isa puso natin. Mahalin natin isa't isa, magdasal tayo sa Diyos. At kumbaga, ibaba natin yung pride at matuto tayo magpatawad at magmahalan tayo sa isa't isa. Love thy neighbor, di ba? At umalis tayo sa selda ng kahapon at huwag natin kalimutan yon. Sinubo ako lang pagsama-sama. Thank you guys, bye-bye, and advance happy Easter Sunday sa inyo, bye-bye.